Naranasan mo na bang may pagkanulo ng iyong kaibigan, mahal sa buhay o pinagkatiwala ang tao? Mapayapang araw ng Miyerkules Santo, kapanalig. Spy Wednesday ngayon. Naghahanap ng pagkakataon si Judas Iscariote upang may pagkanulo ang Panginoon. Napakasakit na karanasan ang may pagkanulo. Kung isa man tayo sa mga nagdurusa ngayon dahil ipinagkanulo tayo, tinalikdan at pinaratangan ng mali. Ipagkaisa natin sa dinanas ng Panginoon ang sakit ng damdamin na pinagdadaanan natin. At hilinging hilumin tayo sa mapait nating karanasan. Ito po ang iyong lingkod, Sister Lines ng Daughter of St. Paul, na nag-aanyayang samahan kami sa maikling paghinilay ng mabuting balita ngayon. Pumunta sa mga punong pari ang isa sa 12, ang tinatawag na Judas Iscariote, at sinabi, "Magkano ang ibibigay niyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" Inalok nila ito ng 30 baryang pilak, at mula noon, naghanap ito ng pagkakataong maipagkanulo siya. Sa unang araw ng piyesta ng tinapay na walang lebadura, lumapit kay Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Saan mo kami gustong maghanda ng hapunang Pampaskwa para sa'yo?" Sumagot si Jesus, "Puntahan niyo ang lalaking ito sa lungsod at sabihin sa kanya, sinasabi ng guro, malapit na ang oras ko at sa bahay mo ako magdiriwang ng Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang lahat ng iniutos ni Jesus at inihanda ang Paskwa. Pagkalubog ng araw, nasa hapag si Jesus kasama ng 12. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo." Lubha silang nalungkot at nagtanong ang bawat isa, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong nagsasawsaw ng tinapay sa plato ang magkakanulo sa akin. Patuloy sa kanyang daan ang anak ng tao ayon sa isinulat tungkol sa kanya, ngunit kawawa ang nagkakanulo sa anak ng tao. Mas mabuti pa para sa taong ito kung hindi siya ipinanganak pa." Nagtanong din si Judas na magkakanulo sa kanya, "Ako ba, guro?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mapagpalang araw, kapanalig. Ako si Sister Tina ng Daughters of St. Paul. Ang hapunang Pampaskwa na pinagsaluhan ni Jesus at ng kanyang mga alagad ay isang pagdiriwang ng pagkakaibigan at pagtitiwalang nagbubuklod sa kanila. Tunay nga ang nakakalungkot na nasira ng pagtataksil ang buklod na ito. Hindi lamang kasakiman ang dahilan ng pagkakanulo ni Judas. Higit sa lahat, bunga ito ng nasirang pananampalataya. Hindi na rin niya iniisip na kaibigan niya si Jesus. Ipinagbili niya ito at humalap siya ng pagkakataong maipagkanulo ang kanyang Panginoon. Kapanalig, naranasan mo na bang maipagkanulo ng iyong kaibigan, mahal sa buhay o pinagkakatiwala ang tao? Isang napakasakit at napakalungkot na karanasan ang maipagkanulo, lalo na ng mga taong malapit sa ating puso. Sinayang nito ang diwala at winasak ang pagkakaibigan. Tanging ang mga mahal natin sa buhay at mga taong ating pinagkakatiwalaan ang maaaring magkanulo sa atin. Pero kung malalim ang ating pinagsamahan at wagas ang pagmamahalan sa isa't isa, magagawa nating magpatawad sa tulong na rin ng Panginoon. Ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit paulit-ulit natin siya sinasaktan at ipinagkakanulo dahil sa ating kasalanan, patuloy niya tayong minamahal at pinapatawad. Hilingin nating matularan siya sa kanyang walang kondisyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po akong magpatawad sa mga taong nagkanulo, nagtaksil, at labis na nakasakit ng aking damdamin. Amen. Mga kapanalig,
Support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-aanyayang halina't sambahin Panginoong butihin na nagpakasakit at namatay para sa kaligtasan namin.